At yun na nga for today's video, at dahil nga marami nag-request sa akin na balilit naman daw ang i-vlog ko, ay hala pagbigi, nairin na at i-vlog ko na nga. Actually, naisip ko na rin na i-vlog itong balilit, kaya nga lang ay kadalasan talaga ako ay nasa dagat or nasa hibasanan. Palagi kasing may hibas, kaya naman ako ay lagi nasa dagat. Kapag kasi nagko-content ako na ang content ko ay nasa mga lalauhan or wala sa dagat, ay tinataon ko yun kapag walang hibas para baga wala akong pending. Uy, pending. Hindi kasi kapag may hibas tapos ang kinokontent ko ay sa lalauhan, edi sayang naman yung hibas kasi nga hindi naman araw-araw ay nagkakaroon ng hibas. Edi pag naubusan ako ng maikokontent sa lalauhan tapos wala pang hibas, edi nakatunga nga lang ako at hindi ako makapag-vlog. Kuwari ko'y pati putik ay maluluto ko na kakahintay ng hibas. So yun na nga, at dahil nga walang hibas ngayon, kaya naman ay ito na nga at naikontent ko na itong balilit na ito. At ako ngayon natutuwa dahil ako'y minahagilap na taga-video, kaya naman ay hindi hassle sa pagbibideo at mabilis nga lang ang mag-vlog kapag gana rin may taga-video. Kaso nga ayan o, sipag naman mag-video at pinapa-stop ko na ayaw pa rin i-stop. Sabi ko nga i-stop mo na at yung storage ko'y mapupuno na. Ay dire-diretso pa rin sa pagbibideo. So yun na nga, mabalik tayo sa balilit. Dito nga lang pala kami mangunguha ng balilit dito sa may harapan ng paminto ng palaisdaan ni nanay. Marami kasi ako nakikita niyan dito ay nung mga nakaraan ko nga pag ako'y dumadaan, kapag ako'y nangihibasan. At kung tatanungin niyo naman kung ano baga yung paminto, ang paminto po ay yung pinapasukan baga ng tubig sa palaisdaan. Ito po ang paminto, ayan yan nasa likuran ko dyan. Baka kasi ay paminto ako ng paminto din eh, tapos hindi niyo pala alam kung ano hinasabi ko. Kaya yan, sinabi ko lang, wala lang, scale ba? So yun na nga, mabalik na ulit tayo sa balilit at kung saan saan na lang lagi nadadala yung mga usapan. Ako talaga laging gayon kapag may na-open lang ako ng isang word o isang kahit ano. Basta eh yun ay dire-diretso na yun. Pero may mga ilan pa ring tao na nagsasabi sa akin na antahimik ko daw at ang seryoso ko. Abay naku, huwag nyo lang akong umpisahan magkwento at talaga namang mauumay kayo sa kwento ko. So yun na nga, ang mga balilit nga pala ay kalimitang makikita yan sa mga dularuhan, din sa lalauhan, sa mga ugatan ng mga bakawan, ng mga tangal-tangalan, sa mga puno-puno baga. Mga naghapon yan, tulad na nga lang din o sa mga naanod na kawayan, mga nakadikit din sila. Kung saan saan, minsan sa mga putik lang, ayan, mga nakagapang lang sila sa putikan. Madala nga pala kami mag-ulam ng mga ganitong balilit. Sa tanda ko, parang bata pa ako noon ako'y nag-ulam nitong balilit. Ayan, ang edad ko na ngayon, nasa 40 na. Uy! Kasi nga ay puro isda lang naman lagi ang ulam namin. Pag hindi isda, isda. O kaya mga kalantigas, gayon lang. O kaya talimaras, mga ganun. Pero yung mga ganitong, kasi ito ay hassle bagang gawin. Apitiwan mo pa, ababad pa. Kasi nga ay maputik, kaya ayun, inaabutan ng tamad. Ang kagandahan nga talaga dito sa probinsya ay ano, hindi ka okay ulit, hindi ka mamumroblema pagdating sa pang-ulam. Talaga namang tamad lang ang kalaban mo kasi nga ay nasa iyo na yun kung ayaw mo makapag-ulam ng tuyo at mantika o di kaya naman ay tubig at asin. Hindi tulad kapag ikaw ay nasa syudad, pag wala kang pera ay talagang wala kang magagawa lalo pat dili ang sahod mo ay talagang makakapag-ulam ka ng gayon. Nga pala, marami nagsasabi na buti raw at hindi ako kinakagat na niknik din sa lalauhan kapag ako ay napunta. Sa totoo lang po ay talagang kapag nasa lalauhan ka, imatik na may niknik yan. Pero kapag ganitong kasagtingan nga ang init ay wala mang niknik. Wari ko'y takot din mainitan at mangitim. Okay, last ko na yung promise. Bali, binaybay ko nga pala itong sapa at ayan, muntik pa nga ako nga lumubog sa putikan, malalim. Ay ayos na ayos yung pagkataas ko nung pants ay lubog din naman sa putik, ay di wala rin. Bali, hindi ko na nga pala pinalusok sa putikan yung taga-video ko kasi nga ay baka magbago pa ang isip at hindi ako i-video. Nga pala, kapag pupunta ka ng lalauhan ay mag-iingat ka kasi nga ay marami ding ahas sa mga ganito nga pipisikan o di ka naman isa bakawan. Huwag ka masyadong pamulog-mulog at saka yung ano pa, yung isa, yung putakti kung tawagin. Hindi kita minumura, putakti po kasi ang tawag noon din sa amin. Yung bagang nga parang bubuyog, pero ang bubuyog ay iba kasi yung bubuyog ay malaki ang katawan, hindi tulad ng putakti na maliit lang, payat lang baga siya, tapos yung pinakampuitan lang niya yung medyo mabilog. Ay ang bahay nun ay mga kalimitan na din nila sa mga dahon-dahon, sa mga pipisik o di ka naman isa bakawan. Saka yun na hindi masyado mapapansin kasi nga kulay white yung bahay nun, tapos maliit lang. Minsan alaman lang ay dalawa o kaya lima. Pero kahit sa isa ay kabahan ka na kasi naman pa'y kinakusit nun ay talaga namang napakasakit. Lagi kasi ako nakikisot noon at guha ng ako'y bata pa, ilagi ako nasa lalauhan at lagi kami nanguha ng mga pugad baga ng ibon. Yung bagang pirit, yung tawagin din sa amin, yung maliliit na ibon, ay kalimitan nagpupugad yun sa mga pipisik. At yan ang husay nga ng ibon na yun, gawa ng kung saan baga may putakti, ay talagang dun lagi sila gumagawa ng pugad nila. Ay di parang nga naman ay may bantay sila sa kanilang bahay. Ay di lagi man din ako nakikisot, ay palahaw man din. At dahil nga medyo marami-rami naman ang akin nakuha, ay kaya naman itama na nga ito at ako ay naghinaw na din sa may sapa. Tapos ayan nga at umuwi na rin kami. Sabi ko nga huwag na i-video at pauwi naman na. Ikat na laang, ay ayaw pa rin at gusto pa rin mag-video. Ayan o, sipag naman mag-video na rin.
Tapos inakuha ko nga yung cellphone na eh, ibigay at maglakad na nga lang daw ako at ako'y i-video niya daw hanggang makauwi ng bahay. Tapos ayan nga at lumabas na naman ang aking pagka-talented at napakinding pa nga ako. Muntik pang matumba. Tapos yung tipong hagas na hagas ka tapos nalaman mong nakarecord pa pala. So yun nga at pangalawang araw na kaya naman ilulutuin ko na nga. Actually hindi na nga pala ito yung nakuha namin noong nakaraan kasi nga ay Christmas kasi nung kami nanguha nito kaya naman ay napabayaan ko baga at syempre bisibisihan ang person. E di ayun, nabulok at nagkamatay nga siya gawa ng hindi namin napansin na nalagyan pala siya ng tubig ulan. At saka ilang araw na rin kasi siya nakabatad sa tubig. Pero yung iba naman ay buhay pa, kaya nga lang hindi ko napinili at gawa na nga nagsama-sama na yung amoy nila, masyadong maangot. Kaya nga ay nanguha na lang ulit ako ng bago, tapos itong makalawang araw, ayan, niluto ko na rin agad siya. Nga pala bago ko pitiwan or tanggalan ng pitan, ay nilaga ko nga pala muna siya para madali daw sipsipin yung laman. Bali sa puno nga pala ng itak ko siya pinatatama, kasi nga ay kapag sa gitna ko ito pinatama, aba ay baka ay bago ako matapos din sa pagpipitiway, ubos na rin talim na rin itak. Tapos habang natagal nga, abay parang napapapunta naman sa gitna ang aking pagtaga. At kung mapapansin nyo nga, nasa loob na ako ng bahay ay nakasombrero pa rin ako. Kasi nga talagang ako ay masuluin. Kasi nga nakaharap ako sa may medyo maaraw. Eh, kaya naman ay nagasombrero talaga ako. At ako'y laging hagas na hagas kapag ako'y nasa initan at saka sumasakit ang aking ulo. Matapos ko nga palang pitiwan at malinisan, ay pupunta naman ako ngayon sa kaingin kasi nga ay kukuha naman ako ng kalamyas para pang asim doon sa balilit na lulutuin ko. Nga pala marami nagasabi na ano daw bagal lasa nun, bakit daw kami ganun magluto ng kinason. Tulad nung minsan nagluto rin ako ng turong-turong or yung hibasanan nga ay nilagyan ko rin ng asim yung ginataan. Ano daw bagal lasa noon? Abay di maasim nga na may gata. Meron pala kasing ilan na naggagata ng suso na hindi nila inaasiman. Ay kami man dito ay laging gayon kapag magagata kami ng suso ay lagi namin inaasiman. Parang doon sa nag-comment ay bago sa kanya yung gata na may asim. Pero masarap po yun, try nyo po. Nga pala itong kalamyas na kukuhaan ko ay hindi to sa amin ha, makikukuha lang ako ng kaunti. Pero ito naman ay hindi ibinabawal, kumbaga ay hindi naman kasi ito binibenta. Kung sinong gustong kumuha ay di okay lang, wag lang baga asirain. Saka nabubulok lang ito dito sa may puno, ay kung hindi akunin ay di sayang naman. Pero kilala naman namin yung may-ari nito, kaya kung nanonood ka po ay pahingi po ng kalamyas. Nga pala bala ko nga sana itong lutuin ay sa tabing dagat kasi nga ay presko at saka ay maganda ang view. At dahil nga pabago-bago ang panahon, uulan iinit, uulan iinit, kaya naman ay dito na nga lang ako sa bahay magluluto. Kasi nga ang hirap magluto sa tabing dagat kapag umuulan kasi naranasan ko na rin yun nung umulan. Naabutan ako ng ulan sa pagluluto, ay naku po, yanon lakas ng hangin tapos ang hirap pa magluto kasi nga ay nababasa yung panggatong. Tapos ayun, payong lang yung dala ko. Ay nako, magtigil. So yun na nga, mabalik tayo sa balilit. Nilagay ko na nga pala yung mga rekado niya. At tapos nilagay ko na nga rin pala itong kalamyas. Tapos nilagay ko na nga rin pala itong gata. Isang gata nga lang pala ang ginawa ko o hindi na ako gumawa ng ipangalawang gata kasi nga ay naluto ko na rin balilit kanina at nailaga ko na. Kaya naman ay diretso na nga sa pangalawang gata. At pakukuluan na nga lang ng kaunti para maluto yung kalamyas at saka itong gata. Ay di ayos na. Tapos ayun na nga at kumukulo na yung niluluto ko. At ayun, hinahalo-halungkot ko lang hanggang sa maluto. Bali alauna na nga pala ng hapon at hindi pa ako nagatanghalian. Wala lang, share ko lang, baka may pakika. Si Papa nga pala hindi pa rin nagatanghalian at hinihintay nga niya daw itong maluto, itong niluluto ko at ito daw ang uulamin niya. Akala ko nga ay hindi sila kakain ito kaya naman ikaw konti nga lang yung niluto ko. Ay kung alam ko lang pala, edi sana mas dinagdagan ko pa nga. Tapos ayan na nga at luto na ang ating ginataang balilit. Abay tamang tama ari at gawa na nga bagong taon ngayon, abay pwede na rin pulutan kaso nga lang hindi ako nagainom ay... Ay di aulamin na lang natin. At yun na nga, kain po tayo. Nga pala kung tatanungin ng iba, ano bagang lasa na ring balilit? Ay lasa pong suso. Pero yung iba kasi sinasabi na mapait daw aring balilit. Hindi po mapait aring balilit. Ang mapait po ay yung tinatawag namin dito nga papaitan. Malalaki po yun. Yung bagay is para ding siya nga bagumon na lumalaki. Pero yung mga ganitong balilit ay hindi man siya mapait. So yun na nga, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po pala sa nanood ng vlog na are. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, abay subscribe na. O di kaya naman po, i-follow po ako sa Facebook page ko, Miss Tabudi Vlog. At sa mga hindi naman nakagusto ng aking content, ay okay lang yun. Ay lagpasan nyo na lang ha. At huwag na lang po kayo mag-comment ng masasakit. Ay talaga naman.